Hi guys! So ito po'y pinapakalat ngayon ng mga pulangaw. Abay, mantakin mo no, 600 na ngayon ang isang kilo ng sibuyas. Kami po'y may tindahan pero hindi kami makabenta. Hindi na lang kami nagbebenta. Diba? Una, nakakahiya sa mga bibili. So dito sa amin, sa bayan, ako po'y nagtanong din kahapon dahil may mga kilala ako diyang negosyante. Abay, 400 to 500. Kahapon. Or nung isang araw pa ata yun. Pero ngayon daw ay 600 to 700 na po ang sibuyas. At alam niyo po, ang ginagawa nito mga pulangaw ay ganito. Talagang pinapakalat nila etong kuno ay bababa sa 2023. Actually, ang sabi dito ay sa unang quarter. Yung iba naman, bago magbagong taon. Kuno ay bababa ng 50 pesos kada kilo. Talaga. First quarter ng January, anong ibig sabihin nito? Ano yun? Kung kailan yung time, yung oras na kailangan natin ng sibuyas dahil marami tayong niluluto pag Pasko at bagong taon, talaga? Talaga? So titignan natin kung ito'y magkakatotoo. Ah. Pero kung magkatotoo man ito, so bakit nagkaganon? Anong ginawa dun sa mga stock ng sibuyas? Saan napunta? Ano yon? Para kuno ay ganito kasi sila eh, 'di ba? Sobrang ibabagsak ang presyo ng isang bilihin. Sobra. Tapos kuno ay babawi. Para ano? Purihin? Ano 'tong paghahanda? Para purihin? Aba, kayo na lang po ang pumuri. 'Di ba? Para purihin ang sino, ang idolo nila. Sabi dito, presyo ng sibuyas posibleng bumagsak ng hanggang 50 sa unang quarter ng 2023. Okay, good luck. Alright. So yun naman pala, pwede. Anong pinagkaiba nung ilang araw na lang sana? Okay, na sana ay inunahan bago magpasko ang pagbagsak nga ng presyo ng sibuyas para nakatulong sa ating mga kababayan. Ang saklap naman, ang tindi naman ito. Diba? Totoo ah, 600 to 700 daw ngayon. And take note, nakita ko na hindi lang tayo ang nagrereklamo sa ngayon. Pati po yung mga pulangaw nagrereklamo na. Okay, yun lang, syempre marami pa rin sa kanila ang nagmamaangmaangan. At kuno ay iniisip pa rin na maganda ang buhay. Na maayos ang presyo ng mga bilihin. Grabe kayo?